kasalukuyan. What's up, guys? Welcome back to Mars Daily, your daily dose of photo and video, and a little more about me. Sa kanya na naman. Me. De guys, today is another important day. At una sa lahat, umpisa ko tong vlog na to sa pagpapasalamat kay Boy First Time sa pagbigay sa akin ng isang malupit na shoutout dahil 700 na tayo. At technically ngayon 725 and we're still going up. Maraming salamat sa mga nagsasubscribe at nakikurious sa channel ko. At nga pala, sa mga bagong subscribers natin dyan, ito mga taong kasama ko ngayon. Sila yung laging kasama ko sa mga vlog ko. At kung hindi nyo pa ako nila, pwede kayo mag-back, binge watch. Yun, pwede kayo mag-binge watch. But for today, maraming salamat kay Boy First Time sa isang malupit na shoutout. Hindi ko yung na-expect yun. Boy First Time, John Santana. Hindi, recently guys, kasi asarap sa feeling na ma-acknowledge ka ng isang YouTuber na may pangalan na sa Pilipinas. Diba? At, malulobat na. At syempre, Yan na yung isa, oh. Ito na yung iintay natin. Ito na yung... Tol, kamusta? Parang kahapon lamig ah. So anyways, meron tayong isang malupit na hawak dito. Saan tol? Pati na ako tol. Tingnan mo nga. Ikaw kaya mag-set. Init. Init no. 120. Okay ka lang. Wala akong lipstick. De, may kulay ya. Maniwala ka sa akin. Ha? Siling na lang ang kausapin mo, oh. Payat ako, in fairness. Ito, payat dito ko. Okay, guys. So, kung naguguluhan kayo sa nangyari, yung kanina, yung pinutahan ko na yun, actually meeting yun, para sa isang specific na project na medyo long run, medyo seryosohan na. Kaya... hindi ko na gano'n na vlog yung part na yun. At kung naguguluhan din kayo, kasi ako din naguguluhan, ikaw may guguluhan ka? Oo, ang gulo ng bahay, ginulo nyo. Yun kasi yun. May special kami na project na gagawin. Pero hindi ko lang sure kung mafo-focus ko yun sa channel ko. Kasi work na talaga yun. Work-related na talaga yun. But may abangan kayo actually sa channel ko sa August 12. Yun yung first ever na travel segment dito sa channel ko. Actually, hindi lang sa akin yung travel segment na yun mangyayari. Mangyayari din yung sa channel nung dalawa. Ba't ikaw, May? Kailan ka mag-YouTube? Malapit na soon. Balak na rin siya mag-YouTube? Nagbabalak na rin daw siya maging vlogger. Ang iba vlog niya daw is yung mga pinagkagagawa daw namin dito sa bahay. Kaya mo ba yun pa rin? Yung mga kaguluhan yung dalawa ni Owels. Plus, may plus pa yan. There's more. Yan? Si Daddy pa. Wala pa si Daddy kasi kaya hindi pa full force yung gulo dito sa bahay. Kaya... yun. At onting update lang, actually yung pinunta namin din, isa sa mga pinuntahan namin nung isang araw is yung Thoughtful. Nakilala ko si Direk Bunny at nakipag-sub to sub ako sa personal. Direk, sub to sub tayo ah. Anong channel mo? Marco Mars. Bruno Mars. Marco Mars. Sub kid. Guys, si Direk nga pala. Taga... Thoughtful din po ba yun? Oo. Tapa Thoughtful. Ayun na. Yun, sub to sub. DLCS. Wala namang masama makipag-sub to sub sa personal kasi. Ang tawag doon is professionalism. Kumbaga, makikilala mo talaga yung YouTuber personal, hindi yung ginagawa mo online na pagkarami-raming spam at share yung ginagawa mo sa mga tao, sa mga groups. Para sa akin, pero issue lang yun kung gagawin mo yun online. Pero kung sa personal mo gagawin, at least permanent sub. Kasi makikilala mo talaga yung tao, makikita mo talaga yung ginagawa niya, matatanong mo kung seryoso ba siya sa ginagawa mo. Sinuwerte ako kasi si Direk Bunny, seryoso siya sa ginagawa niya. Hindi siya banjing-banjing na sa YouTube channel niya. Seryoso talaga siya sa channel niya. Kaya check niyo yung channel niya. Around 94,000 subs na yata siya. Mag-o 100K na siya. Kaya yun. Update lang naman. Ano masasabi mo sa mga bago nating subscribers dyan na nagpaabot sa atin ng 700? Thank you. Ha? Thank you. Tsaka kasi sinoutout ako may ni Boy First Time. Hindi mo ba siya kilala? Ba't ka tumawa lang siya guys? Lagot. Tumawa lang siya.
Tumawa lang siya. Makikilala mo yun, May. Makikilala mo yun si Boy first time. Si Jenna tsaka si Newt lang ang kilala ko. Yun, hindi niyo pakilala kasi yung iba eh. Marami pa siyang di pakilala na nakilala ko na dapat ka rin makilala. Pero makikilala rin niya yung squad na iba pa soon. At ano pa ba? May update pa ba ako? Nimutan ko na yung sasabihin ko eh. At syempre, yung nakita niyong montage kanina, ginamit ko yung Fujifilm X-T30. Hindi to sponsored tong video na to ng Fuji, pero masasabi ko lang, sobrang na-amaze at na-surprise ako sa quality na dinideliver ng Fujifilm X-T30. And siguro someday makagamit tayo ulit nun, or in the near vlogs, magagamit ulit natin yun dahil sobrang na-surprise ako sa color science na meron ng Fuji. Kasi para lang siyang Canon pagdating sa color grading. At gusto ko lang din i-point out tong vlog na to, at gusto ko rin mag-thank you ulit kay Boy first time sa pag-shoutout sa akin sa vlog niya, dahil sobrang nakatulong siya sa pag-angat natin from 600 to 700, at malapit na rin tayo ulit mag-800. Hindi natin mamamalayan, baka ngayong buwan maabot na natin yung 1,000 subscribers, at you know, sunod-sunod na. At isa sa mga gusto ko lang din i-point out is huwag kayong mawala ng pag-asa kung feeling nyo ang baba ng channel nyo at unti pa lang subscribers nyo, dahil the more effort na ibubuhos nyo sa gagawin nyo, the more na mananotice kayo ng mga ibang tao, ng mga matataas na YouTubers, ng mga brands kapag binigay nyo yung full force effort. Hello, vlogs. Chinelas vlogs. Tamang tambay lang tayo ngayon. Sup, Chinelas vlogs. Chinelas vlogs 101. Eh, saan ba tayo ngayon, tol? Dito tayo sa Japanese something. Ano to? Solo food review. DIY food review. Hindi, actually guys, biglaan lang to. Biglaang vlog lang. Tsaka biglaang tambay lang. Kasi may kailangan kaming... Project tayong, ano eh, kailangan habulin na deadline eh. Oo, may trabaho kami na kailangan tapusin. Kaya... So, break time vlog to. Oo, napatakbo kami bigla. Tayo. Napatakbo kami bigla. Napatakbo ako bigla dito sa St. Rose, Laguna. St. Rose, Laguna. Buti na lang English 'yo. Halfway kami. Kaya padilim na 'to, lo. So, yung nakita niyo kanina, dito kami nilit sa may Ryuma Ramen. Ryuma Ramen. Ayos 'yan. Oh, tol. Tara. Tara. Gutom na ako. So, ngayon dito kami sa may isang title ulit. Sa Ryuma Ramen. Ito yung pinakamurang ramenan dito sa Santa Rosa. Yung in-order natin to, isang okonomiyaki na ganyang kalaki. Mamaya makikita nyo, ganyang kalaki. Tapos isang ramen na may gyoza. Ang presyo niya ay 150 lang lahat. Mamaya makikita nyo yung katumbas ng 150 nyo dito. Pasensya ka na to, linago ko yung vlog. Ayos yan. Tsaka ano, isang malaking shoutout kay ano, kay Pasteurized PH, para sayang di ka namin kasama sa mga gantong kainan, kasi alam namin na mahilig ka sa mga gantong kainan. Tingnan lang din na sa kanya yung picture. Na sinandyan na pala eh. Tsaka kay John na hindi sumama ngayon, eh di sana naranasan mo din mga gantong pasulit na kainan. Kayang-kaya ka namin ilibre dito kahit anong gusto mo. Diba, tol? Dito malilibre ka na. Dito ka namin ililibre. Sabihin mo lang, ililibre kahit yung buong menu. Yun, no? Pag feeling rich kami, kaya-kaya namin. Kaya nga, easy. Ramen mo, ramen ko. Ramen nating lahat. Kaya mo na kami, guys. Wait lang. Wait nga pala, bago tayo kumain, may special guest ako sa vlog. International guest. International guest. Say hi. Hi. So, ayun siya siyang ano. Ayan si girlfriend ko, nanonood kayo sa video ko. Nasa London siya ngayon, pero hindi siya makapag-travel vlog dahil sa sobrang busy. Work hard tayo dapat. Pero soon. No? No? Oh, sumasagot, no? Yun ang malupit to, nagta-travel, pero hindi nakapag-vlog. Oo nga eh, tayo nakapag-vlog. Pero hindi nagta-travel. Ang tinde, di ba? Travel. Hindi talaga binibigay sa'yo lahat. Oo. Tama nga na lang kami dito. Ramen. Ramen trip. Siyempre, bago tayo kumain, tamang B-roll. Oh yes, 150. The 150 B-roll. 150 lang, pero... Pero ka B-roll to. So ngayon, dito ako sa exclusive set ng... Dito ako sa studio tour. I-airin na ito mamaya eh. Ah, i-airin na ba? May upload ba tayo ngayon? Wala. Wala eh. Busy. Guys, kung nanonood kayo sa akin at naghihintay kayo ng video, busy.
C. Yung note angle, ganito yun. Nakikita nyo ba yung... Ay, napapakita ko sa inyo. Kailan nyo ba si Miko? Ito yung mga behind the scenes niya. Si Miko Chotanko. Miko, ano, Skyway placement. Boom, wala nangyari. Hey, joke lang. Ano yan, Ron ni Miko yan. Boom, wala nangyari. Sa akin niya pinapa-edit yun. Hey, joke lang. Ayos yan. Joke lang, di ko kaya ginagawa niya. Parang kailangan yata natin sila yan, no? I-brief. Ano bang gagawin natin sa August 12? Ano yun eh? Para sa akin, sikreto muna yun eh. Sikreto ba? Sinabi ko kasi dyan. Hindi, sige. Sabihin mo sa'yo. Ang title kasi sa akin, Broke. Yun lang, Broke. So ang gagawin namin, magta-travel kami. Maghanap kami ng mga destination, travel destination. Malapit lang dito sa South. O kaya pwede niyong gayahin kung taga North kayo. Hanap kayo ng malapit na lugar. And then hanap kayo ng malapit na lugar sa inyo na hindi masyado nabibigyan ng pansin. Kasi ano na eh, common na yung mga Palawan, Siargao. Boom! Wala nangyari. Eh, diba? Sinabi ko din, Coron eh. Sinabi ko, Coron, diba? Palawan. Palawan, El Nido. Common na yan eh, Siargao. Eh, explore naman natin yung malalapit sa atin na hindi nabibigyan ng pansin. Yun yung goal namin. Bukod sa wala kaming budget. Actually, isa sa mga goals namin is ma-achieve ang travel vlogs na wala masyadong gastos, nang hindi masakit sa bulsa. Kasi karamihan naman sa mga Pilipino gusto mag-travel pero walang pera. Diba? Pero kasi yung mga nagtutravel na walang pera, ang ini-aim yung mga places na common na. Hindi yung mga unexplored. Paalawans ni Dad. Hindi, pero seryoso, yun niya. Isa sa mga common, pinaka-common na gusto ng isang young adult is mag-travel sa murang halaga. Diba? Kasi pag nagka-pera ka, pag tandaan nyo, alam nyo. Pag nagka-pera kayo, ano ba gagawin nyo? Mag-travel, mag-enjoy. Hindi pa ngayon. Ayos yan. Bakit di tayo mag-travel ng broke at i-travel yung unexplored?